sa mga tropa natin dyan, ha, on Bended Knee ng Boys to Men. Ni-request siya ng tropa natin na si Sir Nico Malio. Maraming salamat sa iyo, Sir Nico Malio. Ha. At syempre, nagpapa-shoutout yung dalawang tropa natin na si Sir John Edison Angeles. Yan. At syempre, kay Sir Jeff Salvador. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, huwag natin kalimutan mag-subscribe at pindutin natin yung notification bell para lagi tayong updated kay Paring Mike kapag meron tayong mga bagong videos, guys. Okay? So yun lang, huwag na natin patagalin yan. Sipray na natin yan. Let's go! Okay, so kapo tayo first fret, guys. Ganito talaga kabilis yung intro niya, guys, ha? Yung tunog, ha? So medyo mabilis talaga yung tempo niya. So ang gagawin natin ngayon, syempre, kaya nga tayo magtututorial. So babagalan ko lang. Okay, so pagtiyagaan natin yung intro, guys. Sa 8th fret yung index sa first string. Sa 9th fret naman natin yung middle sa 6th string. Okay? Pagsabay natin. Ayun, tingnan para makita sa screen. Ayun. Sabay. Tapos 4-3. Tapos 1. Okay? Ha? Pag mabilis ganito tunog, ha? Okay. Ready natin sa 11th fret. Yung pinky natin sa 2nd string, ha? Tapos sabay natin yung number 4. Ganito yan. Isa pa. Step by step lang. Sunod. Ganun na gang kasunod nun, ha? Okay, so pagsamahin natin yung dalawa. Open 6. Tapos 3-2. Open din. Okay, so pagtaas natin dito. Open yung 6 na bass. Ito, number 6 na string. Tapos 3-2. So ganun ang kasunod nun. Okay? So halimbawa, nandito tayo. Open yung 6. Tapos 3-2. Pinky dito, isang sundot, as ganyan. Pagsabay natin yan. Okay, yung fifth string, tsaka yung first string. Tapos, open natin yung number 3. Sundot natin yung ring finger natin dito sa second string, dito. Okay? Ganito. Open yung 1. Okay, so syempre, aangat na natin to. Okay? A minor 7, pababa lang, 5 hanggang 2. Okay, so dito tayo. Sundot yung pinky dito, dalawang beses ang kalabit, pero yung pangalawang kalabit, nakaporma na siya ng Jesus 4, pangalawang kalabit, tapos kasabay na yung number 4. Halimbawa, okay, so parang ganito. Pagbagsak na A minor 7. Okay, so pagsamahin muna natin yan, ha, yung unang bara na yan, ha, bago tayo pumunta sa pangalawang ikot. Open 6, 3-2. A minor 7. Sundot dito yung pinky. Tapos, ang pangalawang ikot, dito na bagsak. Okay, so kanina nakaganyan. Bago tayo uli pumorma ng ganyan, sundot muna natin to sa 11th fret. Okay, ng first string, yung pinky. So ganito na. Okay, so ganito kasi tunog niyan. So ang naiba lang, pagbalik natin ng pangalawang ikot, sinundot natin yung 11th fret ng first string. Okay, so pinky ang gagamitin. So halimbawa, 4-3. Tapos sundot dito. Tapos ito rin yung ginawa na natin kanina, kaya hindi na tayo mahirapan. 3-2. Tapos yun uli. Open 1. A minor 7. Okay, yung Jesus 4 natin.
balik. Tapos forma natin to dito. So parang magpo-forma dapat tayo ng G, pero sa ngayon, ito muna kunin natin kasi susundo tayo dito eh. So halimbawa, kuha ng bass number 6. Tapos number 4 na bass. Tapos pagsundot dito, kalabitin natin yung 2 tsaka number 3. Okay? Bawa. 4, tapos sundot tong pinky dito, angat natin dito sa second string. Balik natin, aangat natin yan. Tapos forma uli natin ng G, pero kalabit natin 2, 3 saka 6. So parang ganito. Okay, tapos bass uli nito papunta ng first verse. Okay guys. Okay, so ulitin natin yung intro sa mabagal lang na paraan para lahat tayo ay makakuha at makasabay. Okay? 5, 6, 7, 8. Pangalawang ikot. Sundot. Sundot uli. Pinky balik dito sa first dito. Yan, sundot dito. Tapos number 4. Okay guys, ang ginagawa lang kasi namin dyan sa mga verses is ini-strum lang namin. Okay? So, kung gusto nyo ng plucking, pwede nyo gawin yung ganito. Halimbawa. So, depende na sa inyo kung yun ang gusto nyong gamitin. So, ang ginagawa lang kasi namin dyan yung down, 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 up, 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 down. Okay, so pag nilapatan ng kanta, halimbawa, major 7. So itong chords natin, ang ginagawa ko lang diyan, 'di ba parang naka letter G siya dito sa baba, ayan. Angat niyo ilalim, ayan. Tapos ang tamaan niyo 5 hanggang number 1. Okay? Para medyo makuha natin yung tunog ng konti, okay? So umpisa natin, ayan. Ito lang naman yung medyo ano diyan, naiiba. Ulitin natin ha sa unang verse. So chorus na agad yun, unang chorus na. O diretso natin unang chorus ha. Dito isa-isa lang. Pag kinuha natin yung A minor 7 sa chorus, tsaka yung D 7, isang bagsakan lang, okay? So, halimbawa. G major 7, o nga pala, yung G major 7 natin, ganyan ha. Pwede rin ganito guys, kung mabilis kayo maglipat. Okay, medyo maganda tunog niya sa ganyan, kaso baka medyo malate kayo sa paglipat. So, ang gamitin na lang natin, ganitong G major 7. Okay? So, kung naka G, lagay lang natin dito yung index natin. Ayan. Okay, so ulitin natin ha.
Yober A. Tapos C9. The way it used to be. Okay, pwede nyo rin ibagsak yun. 5 hanggang number 2. So, ang forma ng C9 natin, yan. Diba naka C9 tayo, ganyan. Yung C9 natin. Iangat natin yan. Yan. Yan ang magiging chords natin. Kuha ba? Yan. Kung C9, di ba? Familiar tayo sa ganyan. Angat natin tong ring finger dito. Tapos yung pinky natin, angat natin sa pinaglagyan ng ring finger. Yan. Tapos ang hagod, kung gusto nyong i-hold ng gano'n, ang sabay-sabay na apat na daliri, 5 hanggang number 2, okay lang. Pwede nyo rin ihagod. Bagsak nyong gano'n. Okay? So, halimbawa, it's somebody telling me how you do. Tapos F sharp minor, tapos B minor 7. Bagsak lang. E minor 7. Yan. E minor 7. Pwede rin ganito kung mabilis kayo maglipat. Okay? Pwede rin ganyan. Basta makuha nyo yung second string na napepress siya dyan. Okay? Or ito pwede. Minsan ito kasi ginagamit ko rin. Okay? So, halimbawa. G o A o at G over A. Dalawang bagsak. Tapos ulitin natin yung intro. Okay? Pagbagsak natin ang dalawang bagsak dito sa G over A. Tapos, okay, ulitin natin yung intro. Tapos second verse, okay? Okay, so dito sa second verse guys, skip na tayo ha. Ulitin lang natin dito yung unang ginawa natin sa first verse, okay? Yung chorus 2, skipan na rin natin. Tapos gawin lang natin yung ginawa natin sa chorus 1. Tapos ulitin lang natin yung intro. Okay, so second verse, second chorus, then yung intro, skipan na natin. Tapos pasok na tayo ng narration, okay? Okay, so sa narration natin guys, sundan nyo lang natin yung chords kasi hindi ko rin kabisado yung sinasabi nung poging kumakanta. Okay. Baby, I'm sorry. Yeah. Please forgive me for... Rawr. Sensya na, hindi ko alam eh. G major 7. G over A. Isang bagsak lang, ha? Tapos, ganito. Press natin yan dito. Number 1, tsaka number 2 na string. Tapos ito sa fifth string. Yan. Pagsabay natin yung 1, 2, tsaka yung number 5. Okay, so pagbagsak natin sa G over A, isa lang, tapos papunta ng bridge siya. Okay, so ang chords naman natin dyan ay B minor, tapos B minor over A, bababa muna natin yan dito. Yan. Tapos B minor over G. Itong ring finger natin, pilitin natin maikabit natin yan dito sa base ng G. Okay? So pag nakaganyan na forma niyan, magde-dead string na to automatic. Kasi didikit na yan sa daliri natin sa ring finger. Okay? So halimbawa. Okay, so kailangan kunin natin yung ganung tempo pagka nasa bridge na tayo para maisakto natin yung kanta. Okay, so ulitin natin. Okay, so E minor tapos F sharp, tapos balik natin pangalawang ikot, ganun ulit. Isa pa dito na ang dito sa pangatlong bara natin, pag B minor, B
bass ng B flat. Usog lang natin ng konti. Pero ang tamaan natin, 5 lang hanggang number 2. Tapos, bitawan natin, lagay natin agad dito, B minor over A. Okay? Tapos G major 7. Ayan. Okay, kahit hanggang dito lang sa number 2. Kuha? Kuha ba? O, isa pa ha. Ulitin natin, yung dalawang ikot dito sa B minor na merong E minor, tsaka F sharp. Okay? 6, 7, 8, bridge. Okay, pangatlong ikot, yung may bass ng B flat. B minor over A. Tapos G minor, G sharp minor 7. G major 7. Hey, come back. G major 7. Tapos I'm down on my knees. Ganito lipat niyan. Okay, E minor, D over F sharp, G, A. Okay, tapos ano ata to eh, B flat 7 sus ata to guys eh. Okay, hindi ko pa masyado ito, basta i-flat nyo lang muna to rito. Lahat, from 5 hanggang number 1. Okay, so 1, 2, 3. So, lipat natin agad yung kapo natin sa second fret. Okay? Bawa dito. Paglipat natin, paglipat natin ng kapo, unahin natin yung base ng number ng letter D. Huwag natin agad igagano kasi hindi natin makukuha eh, kasi nakahawak pa tayo sa kapo eh. Okay, ulit ha. Bawa yun ha. 1, 2, 3. Okay, sa chorus uli yun. Okay, so dito tayo sa E minor, sa paglipat. 1, 2, 3. Chorus uli yun, yan. Same lang yun. Okay. Lipat na naman to guys. 1, 2. Same lang ng chords yan, nag-uusog-usog lang. Ulitin na natin yung intro. Okay? Outro na yon, yung pinaka-intro natin kanina. Okay, so sa outro natin, syempre mag-adjust din tayo ng dalawang fret. Kasi di ba nung nag-intro tayo, nandito pa yung fret natin, yung kapo natin sa first fret. Tapos nag-adjust tayo dito, natapos tayo dito. Okay, so nung nag-intro tayo, nandito tayo sa 9 fret. Syempre, dalawang fret ang iaangat natin. Kasi dalawang fret din yung inangat dito. So dito tayo mag-outro. Okay, so dito sa 11 fret ng 6th string, tapos dito naman sa 10 fret ng 1st string. Kung anong ginawa natin sa intro, ganun din ang gagawin natin sa outro, nag-adjust lang tayo. So ang outro natin ganito. Okay. Okay. Dito rin. Thank you.
lang. I-paid lang natin ang ganun. Okay? Okay, so balikan lang, pag-aralan nyo lang guys, lalong-lalo na yung ano natin, yung narration, papunta ng bridge, pati yung lipatan natin ng kapo. Okay, sana huwag kayong malituron. Tiyempohan nyo lang, okay? Sa una lang naman, medyo malilito talaga kayo. Tsaka syempre yung kanta, di ba, medyo mataas. Pero syempre, dahil ni-request natin yan, kaya pinagtiyagaan natin konti yan. Okay, so, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Stay safe and God bless.